Okay. Final rehearsal. Loida, anong pangalan mo? Loida Rivera po. Anong trabaho? State lady po. Saan ka natira? Sa barangay sa Coro Cubao, Quezon City po. Okay. Saan ang galing yung lip goods mo? Sa pinsan ko po. Taga saan pinsan mo? Sa Rubin po kasi malapit na po sa amin. Okay. Nagtatay ka ng susuka. Eh baka naman yan ay COVID na yan. Alam ko naman pong kintobos ng COVID kasi nanonood naman po ako ng balita. Wala naman po akong tubo. Wala naman po akong lagnat at saka si Ponser at okay din pong aking paghinga, sir. Okay. Ano yung nilalaman nung bag sa relief? Sir, bali yung bag po, eco bag po, purple po yung kulay niya, 5 kilong bigas po yun. May 2 sardinas, may 2 corn beef din po yun, 2 sausage, 2 sisig, may 3 rin po yung beef loaf, sir, saka may alcohol din po. Okay. Alin doon yung nagkasira ng tiyan mo? Ano yung kinain mo? Yung sisig po. Ilang araw ka nang susuka? 2 araw na po, sir. Okay. At bakit hindi ka na pumunta sa doktor? Sir, hindi po ako nagpa-doktor kasi wala nga rin po akong pampa-doktor, sir. Kasi yung pera po pinadala ko po sa probinsya, alaman po ng pamilya ko, sir. Okay. Nasaan yung ebidensya? Idol, pinasa ko po sa barangay para ipasuri. Naibigay ko na rin po sa isa po yung pangalan at contact na pinagsinahan po, sir. Sa okay. Isa po ninyo, sir. Alright. Sino-sino pa yung mga nadali bukod sa'yo? Idol, bali sinare ko po kasi yung relief goods na yon sa 3 pamilya na kakilala ko rin po. Mga kapitbahay po si Nanay Ginat, Nanay Tessa at saka po si Kuya Noy Noy. Sino mga ito? Kapitbahay po, Idol. Anong nangyari sa kanila? Sukat at katalo po. Okay. Nasaan sila? Sir, hindi po sila pwedeng makausap sir kasi hindi naman po ako makalabas kasi naka-quarantine po ako dito sa amin. Now, pag dumating na doon sa point na nag-usap na kami ni Atty. Garrett at anong sasabihin mo doon pag magtatanong ka ngayon kay Atty. Garrett, anong itatanong mo sa kanya? Pwede ko po bang kasuhan yung kumpanya po ng bigas at kumpanya po ng bigas at pwede ko rin po bang kasuhan si Ma'am Ivana po. Okay. At pag sinabi ni Garrett, magkano yung ma-expect mong danyos? Magkano danyos ang nasa utak mo? So magkaiba po yung sa kumpanya ng dilata at saka sa bigas po. Saka magagaling pa po kay Ma'am Ivana. Magkano kay Ivana? Bali 100,000 kay Ma'am Ivana, sir. Tapos sa dilata at saka sa bigas, kahit natag 250,000 na lang po sila. Sir, kasi may tatlo po na pamilya na iniisip ko po kasi ako rin po kasi yung sinisisi nila, sir, doon sa relief food, sir. Ah, so ibang kaso pa yun? Sisingil pa yun? Okay, good. Ngayon, kaya ka humingi ng ganong pera, papagawa ka ng bahay. At gusto mo yung magpanimula. Magpanimulang buhay. Diba? Tapos kung may metira pa, bibili ka ng motor. Oh, yan. So, magmumura ako, maggalit-galitan ako, huwag mo lang pansinin yun. Ibigay mo lang. The only time na gi-give up ka na, pag diniklara ko na, na prank na ito, tatawa ka na magsusorry ka. Opo, sir. Paano ka mag-sorry? Sabihin ko pa naman, Ivana, sorry po kasi napag-utusan lang po. Okay. Eh, ma'am, isa po ako sa gagahangan ni ma'am. Well, okay, okay. Now, at any given time, naipit ka na, wala ka na masasabi, corner ka na, kasi I'm sure itong si Ivana, i-challenge ka. Siyempre, marami tatanong-tanong to para tingnan kung legit ka ba o hindi o ano ba talaga ang pake mo. Anong gagawin yung pag-ipit na ipit ka na? Iiyak, sir, or magagalitan po. Okay. At ililis mo yung topic. Opo. Okay. Ito yung linya mo pwede magamitin. Mamimili ka rito. Ganun ba kayo magtrato sa mga mahihirap? Natapos nung bigyan ng relief goods, tapos yung pala, eh, pag may nangyari, tatalikuran nyo na. Sige po. Sa'yo. Or, ganun talaga kayo mga mayaman, ano? Mga mapang-api kayo. Bibigay-bigay na lang kayo ng mga relief goods, tapos panispat, sira pa. Yun. Yung dalawang yun. Okay? Sisihin mo yung mga mayaman, no? Bitanong pala kayo mga mayaman, etc., etc. Or, alibasa, mahirap lang kami, ginaganap nyo kami. Ganun ang linya mo. Okay? Ganun ang style kasi ng mga scammer. Okay? So, kasi scammer ang labas mo rito, eh. Diba? Pahindigan mo na ng scammer. Alright? So, ready na tayo. Okay, ngayon, Attorney Garrett, kasi darating yung point, magagalit ako, sabihin ko, teka muna, scammer para itong kausap natin. Ano sa palagi mo, Attorney Garrett? Papasok ngayon. Ngayon, kasi bawal natin itong ipagtakpan. No? We know na sa kayo na nangyari sa Rocky. So, pwede kong sumbatan na lang na, nako, hindi naman pwedeng umatrasa tayo ngayon. Ngayon, alam natin yung body of the crime nandyan, which is yung injury nga po ni Loida. So, sasabihin po, pag di natin ito i-report kay Fiscal, nako, accessory tayo yan sa crime. Anong article? Magbabanggit na yan? Yes, sir. Ano yan?
under our revised penal code, ang mga tao na nagtakip ng crime would be considered as accessories. Dapat magbanggit ko ng numero para mas legit. Kasi ang crime niya, nakikita ko, sa Article 365, which is reckless imprudence, related to 264, which is administration of injurious substance. Bahala ka na, magbanggit ko ng mga numero para mas legit ang dating. Okay. At tatawagan ka namin in a few minutes, ha? Mag-prepare ka na, huwag kang kabahan. Huwag kang nervousin kasi kapag halimbawa in the middle of this, nabuking tayo, wala na. Patay na. Right. At kapag halimbawa ikaw ay nervous at ikaw ay nabuking, anong gagawin? Iiyak or magagalit-galitan. Ano? Magsisigaw ka, tataas ka ng boses, iiyak ka. Pero huwag ka magmura, okay? Good luck sa'yo. Isa pang kasabwat natin na hindi mawawala, siyempre, palaging present, si Odette. Odette, ano yung linya mo kapag ako'y nagalit na sa iyo, halimbawa at sinabi ko, Odette, ito ba in-screen nyo? Sagot. Yes sir, in-screen po natin mabuti yan sir. Check po natin sa barangay, positive naman po, wala pong reklamo, malinis po ang record. Perfect. Yun lang papel mo. Kung kinakailangan, pag tinanong kita, pwede kang once in a while sumingit, bahala ka na. Parang palabasin natin, totoong totoo talagang reklamo, okay? Alright. Ito pong ginagawa naming last minute rehearsal para planchado. Kasi si Ivana raw humihingi ng script. Akala niya kasi to interview. Shari, ang papel mo, kapag sinabi ko, Shari, yung ebidensya pala, nasaan na? Nakausap ko na po yung barangay official po na si Barangay Secretary Freddy Cruz and i-forward niya po nila yung results sa munisipyo. Nagsagawa po si Idol ng inspection agad-agad and laking gulat po nila Idol na hindi na po maganda yung amoy ng sisig. And expired na po ito noong December 2018. Okay. Pwede yan. Or, para mas matindi ang dating, sabihin mo, pinorward natin sa barangay at yung barangay, ipo-forward yan sa City Hall. Tapos, ang sabi ng barangay, talagang mabaho raw talaga, sir. At saka expired na. Pwede yung ganun. Okay? Apo. Sir, masaya pong ma-check po yung, ano, yung intro ko po. Okay, ano intro mo? Apo. Idol, ang susunod po natin kaso, Idol, ay patungko naman po sa reklamo ng isang kinang na nakaranas po na matinding pagkahilo, pagsusuka, paghihina, at malalang pagdudumi. Makakausap yung Idol sa kabilang linya, si Lloyda Rivera ng Cubao, Quezon City, at dalawang araw na siyang nakakaranas ng mga sintomas na ito, Idol. And then, huwag mo kalimutan yung linya na yung ebidensya, tinawagan mo yung barangay, at sabi ng barangay, pinorward na sa City Hall at yung resort, after a few days pa, pero talaga mabaho raw talaga. Tapos, expired na 2018 pa. Okay? Noted po, sir. Sige pa. Okay. Hopefully, successful po itong gagawin namin prank. Be ready. I-record na natin. Ano? Umpisa natin. Simple naman to eh. Ito yung pang last case natin. Ace po. Last case mo kayo. Wait lang. Idol ko po kayo. Oh, thank you. Idol din kayo ng lahat ng mga staff ko. Lahat-lahat. Mga driver ko. Bodyguard. Lahat. Idol ka. Kinala ka sa buong TV5. Maraming nanonood sa'yo. But anyway, game na tayo. Okay. Ito po yung ating huli at pang-apat na kaso. This should serve as a warning sa lahat, kasama na po ako dito, na kapag tayo po namimigay ng relief goods, kailangan po siguraduhin natin na maayos, malinis yung binibigay po natin, na hindi po kontaminado at alam natin kung saan galing itong mga pinamimigay natin. Alright? At yan po ay ikikwento sa atin ni Shari. Shari! Idol, sa last po nating sumbong at aksyon, Idol, patungkol po ito sa reklamo ng isang ginang na nakaranas po ng matinding pagkahilo, pagsusuka, panghihina, at malalang pagdudumi po sa loob ng dalawang araw. Nasa kabilang linya na po si Lloyda Rivera ng Cubao, Quezon City, at ang nire-reklamo po niya ay ang YouTuber po na si Ivana Alawi. And hinarapat po nating makuha po ang kanyang panig, Idol, and on the spot po ito, Idol. Ako yung nire-reklamo? Namigay ba kayo ng relief goods? Opo. Wait lang, hindi ba to guesting? Hindi po. Kasi po, meron nag-file ng, tumawag sa amin, nag-file ng complaint. Pero wag ko kayo maglala kasi po, ako rin, namimigay din po ako ng relief goods.
So, okay. I'm on your side sa totoo lang. Pero, kailangan mapagbigyan ho natin ito, ito pong complainant, para naman wala ko sila masabi na ako po hindi bias na lahat po pinakikinggan ko. Hello po, Loida? Hello po, magandang hapon po, Idol. Ma'am Loida, nasa kabilang linya na po si Ma'am Ivana. Pakikwento nga ulit yung inyo pong gusto iparating sa amin, Ma'am. Idol, lumapit po ako sa aking pinsan po. Nung Huwebes po, umuwi po ako, gutom po kasi ako. Pumunta po ako sa aking pinsan para mangutang po sana. Pero dahil wala po natin po sila, Idol, nagbigay na lang po siya ng extra po na relief goods po nila. Bali yung extra na relief goods po na yun, nanggaling po sa pinsan po kasi meron po sila na relief goods din po na sa kanila po galing po ng barangay. Tapos, Idol, napansin ko po nung magluluto na po ako, yung bigas po para po may bukbuk na po at may sira na rin po yung bigas na parang kasa na rin po siya ng bote. Tapos, niluto ko pa rin po siya kasi nga po, sir, gutom na gutom po ako ng araw na yon. Tapos yung deletor ni Rata, sir, na sisig po yun. Si ano, sisig? Opo, si sisig po yun eh. Na may dilata pang sisig? Meron po. Meron po. Meron? Ah, okay, sige. So ano nangyari ngayon, Ma'am Loida? Ngayon po, sir, pagbukas ko po yung sisig na dilata po, sir, may hindi po talaga siya nakakaiba, sir. Kaya inis ako na lang din po siya para may problem po ako na parang halian po. Ma'am Ivana, kayo ba'y namigay ng mga relief goods, Ma'am Ivana, lately? Opo, nung Monday, tsaka last week pa po. Saan po mga lugar po, ma'am, ang pinuntahan nyo at nagbigay kayo ng mga relief goods? Magdaluyong, Quezon City, Taguig, Cubao. Taga saan po kayo, Ma'am Loida? Taga Socorro po, Cubao, Quezon City, Idol. Okay. Kayo ba mismo nakatanggap ng relief goods? Hindi po, Idol, kasi po yung pinsan ko po yun, Idol, eh. Pumunta po ako sa pinsan ko para mangutang. Yung bintis na taong tangin po ako, yung binigay niya sa akin po para po may makain po ako. Ah, okay. Ano ba yung laman ng relief goods nung supot? Ano ba yung nakalagay sa bag? Nakalagay po siya sa purple po na eco bag po. May 5 kilo po na bigas yun. Oh. May 2 sardinas po. May 2 corn beef, kung di pa ako nagkakamali. 2 sausage, sisig din. May 3 beef loaf po. At saka, mayroon din po akong naaalala, alcohol po. Okay. Ano ba mga kinain nyo doon, ma'am, sa eco bag ng mga relief goods? Yung bigas po yun, sir, niluto po. At saka po yung sisig po na nilata po, sir. Na-screen mo ba itong si Ma'am Loida? Yes, sir. Na-screen ko po yan. Tumawag po ako sa barangay. Nakausap ko po yung kagawad. Wala namang po bad record yan. Kahit po sa trabaho po niya, sir. Na-screen ko po mabuti yan, sir. Wala po siyang record na masama po. Mawalang galang na sa'yo, Ma'am Loida. Reklamo kasi nagsusuka ka. Baka naman, sorry, ma'am. Sorry, I'm so sorry. Baka naman po COVID na yan. Baka kailangan magpa-check sa ospital. Baka walang kinalaman po doon sa mga relief goods na binigay ni Ma'am Ivana. Ay, Idol, hindi po. Kasi itumas ko ng COVID, alam ko naman po yun. Kasi napapanood ko naman po sa balita yun, sir. Wala na po akong laman. Wala rin po akong upo. O kaya sipon po. At saka yung paghinga ko po, Idol, okay naman po. Ito lang po talaga, sir. Pagbabawas ko, pananakit ng tiyan at talagang nalilita po talaga ako, sir. Okay. Ma'am Ivana, gusto mong kausapin itong si Ma'am Loida? O, sige po, sir. Hello po, Ma'am Ivana. Hi po, opo. Kailan po kayo nabigyan ng relief goods? Pwedes po yun na po sa pinsan po, ma'am. Makasingit lang po, ano? Pwedes mo nakuha. Okay. So, ngayon ay Linggo. Ilang araw ka na ba nagdudumi? Idol, 2 araw na po, Idol. Teka muna. Nasaan yung mga ebidensya mo? Nasaan yung sisig at saka yung bigas? Idol, pinasa ko na po sa barangay para po ipatuloy. Saka, Idol, binigay ko na rin po yung pangalan at contact number po ng pinagpasahan ko po doon. Sherry, ano nangyari sa mga ebidensya? Yes, Idol. Idol, tinawagan ko na po yung barangay secretary and na-verify ko po na finorward na po nila sa city health officer po for laboratory testing. Eh, makukuha po natin ito, yung resulta sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. Sama po pala, Idol, nagbigay din po itong nagkomento si barangay secretary and sinabi niya po, Idol, na sobrang baho na nga daw po, as in sobrang baho daw po nung sisig and may mga konting uod na din po, Idol. Kaya agad po nilang itinala sa city health officer para po mapalab test. And Idol, na-verify po pala natin na ito pong sisig po na ito ay expired na po and noong December 2018 pa. Ma'am Ivana, saan galing po yung madam, yung dilata? Galing po siya sa distributor po mismo nung dilata. Direct po kayo? Direct po siya. Tapos po, wala pang
Same day eh, pagka-deliver po, nag-impacking ako, pinamigay ko po yung nasa labas para po hindi siya mainitan. Tapos so the next day, yung nandito sa loob. Pero si ano siya, hindi ko, direct yun eh. From here, dinerecho ko na po agad siya sa pag-dodonate. Hindi ko po siya pinatagal dito sa bahay or nag- Chinek niyo ba yung mga dilata? Sinuri niyo ba? Kasi patuloy ako ma'am, nagbibigay din ako ng mga relief goods lately. Pinatitingnan ko sa mga staff ko yung dilata kasi kuminsan na-overlook ng mga tao doon sa kumpanya na binibila natin na yung pala expired na, hindi nila na agad-agad na pull out doon sa warehouse. Na-check niyo ba kung expired? Hindi po, isa-isa. Hindi isa-isa. Kasi yung ang dami nun, ilan libo po yun. Eh, kung iisa-isahin ko po tignan yung expiry date. Gaano ba karaming binili niyo po? Nasa 800,000 po yung binayaran ko. Wow! Ang laki. Kasama na po yung bigas doon, ma'am? Lahat-lahat po ng gastos. Kasi okay. Po yung bigas is from ano po eh. So, talagang ano siya, hindi naman pwedeng sabihin na basta-basta. Kasi unang-una, hindi naman ako kumukuha ng walang tatak. Yung makamura lang. Hindi po ako kasi ganun eh. Yung sa akin is gusto kong tumulong. And gusto ko din ibigay yung kung ano yung best para sa mga pagbibigyan. Pero ma'am, matanong ko lamang, yung bigas ho ba, baka na-contaminate o yung bang nabuhusan ng gasolina, nahulog sa mga putik o chlorine, things like that? Sir Rafi, lahat po kasi nung bigas nakasilyado po siya eh. Paano po siya ma-contaminate? Unang-una, hindi ko binuksan kahit aling bigas para din sa safety ng tao. Kung ano yung pagkabigay sa akin na nakasilyado siya, ganun po din po siya magbigay. Ngayon po, kung yung sinasabi niyo po yun sa chlorine, yung isang bigas na nalaglag dito, nandito po yun, hindi ko po siya nilinis kasi unang-una nakakatakot, hindi din po namin pinain. So nandito siya, pwede ko po ipadala sa inyo kung gusto niyo. Hindi po siya dinunate. Pwede po yan ma'am, kasi pwede natin pa-inspect yung naiwan dyan para magkakaroon po ng comparison yung mga investigator para pagdating mo dun sa pag-check. Kasi nga po nasa ano na raw, City Hall na raw po yung sample na nanggaling sa inyo. Mawalang gala na sa inyo, ma'am Loida. Opo, sir. Ikaw lang ba ang nakakain yan? Wala bang ibang nakakain bilang proof na talagang may problema yung sa relief goods? Ito nga po ang problema ko kasi kahapon po nag-text po yung tatlo po na binigyan ko po si Alice at si Alice po at saka po si Kuya Noy Noy. Si Idol, same din po yung nararamdaman nila, din daw po sila, nagsusuka din po at nangihina din daw po sila. Yun po yung tinext po nila sa akin kahapon. Ma'am, ba't di ka naman po pumunta sa doktor muna? Ba't di ka naman muna magpa-check? Idol, kasi mayroon naman po kong dito, sinisay ko po yung nararamdaman ko sa dyan ko. Ayun po, pero hindi po talaga kaya ng Idol, wala rin naman po talaga pera kasi. Yung pera ko po dito talaga, binadala ko po sa probinsya, panggastos po ng pamilya ko po doon. Walang-wala po talaga akong pampa-hospital, sir. Okay. Alam mo, Ma'am Loida, di naman sa kinakampihan ko itong si Ma'am Ivana kasi ako'y namimigay din po ng mga relief goods. Marami naman namimigay din. Pero di ho ba dapat kayo ho na binibigyan din ng relief goods? Dapat tinitingnan nyo rin po, ine-examine nyo po yung mga natatanggap nyo mga relief goods. Bago nyo po, tulad nga sabi nyo po, yung bigas, alanganin na may bok-bok kung totoo yung sinasabi nyo. Tapos yung dilata na parang sabi mo, may amoy, ba't mo kinain? Idol, wala akong choice eh. Wala na po talaga akong pagkain ng araw na yon. Kaya wala po akong choice kung di kainin po yung binigay ng pinsan ko. Walang po kung ano pinagdadaanan ko ngayon, sir. Wala po talaga ako. Hindi ko po kakainin yun kung talaga hindi po ako gutom. Okay. Well, pasensya na ma'am. No offense intended. Hindi, ma'am, kasi biniverify ko lang para masiguro na yung mga taong nasusumbong sa amin, pasensya ulit ma'am ha. Sa panahon ito, marami kasi mga scammer. Eh baka wala akong sinasabi na kayo po yung scam. Eh, naniniguro lang po kami. So, no offense intended. Ano po, pasensya na. Paano ba kami makatulong, ma'am? Anong bang gusto niyo mangyari? Ayun, sir. Gusto ko po sanang tanongin po sa inyo kung pwede ko po bang kasuhan si Ma'am Ivana o kung ano yung kasuhan po kung yung po bang kumpanya ng dilata o kung yung kumpanya po nung bigas. Okay. May katabi po kami dito ngayon na lawyer si Attorney Garrett Tungol para tayo kumonsulta. Attorney Garrett, kung ako kasi personal, dapat ilayo natin dito si Ma'am Ivana. Kasi siya yung nagmamagad ng loob. Siguro kung meron mang kakasuhan dito, dapat yung kumpanya. Pero ano yung legal opinion nyo rito, Atty. Garrett? Okay, Sir Rafi. Let's start with yung kumpanya muna.
may specific tort tayo or there's a specific claim for damages po kapag ang manufacturer ay gumawa ng adulterated or contaminated na product. Which I think po is yung case po natin ngayon, no? So kung sino man po ang manufacturer nito, pwede pong mag-claim ng damages si Ma'am Loida dun sa manufacturer. Ah, sa manufacturer. Tama yung isip ko. However, unfortunately for us, sir, since na-present na sa atin yung body of crime, which means alam na natin yung fact na may nangyari na ganitong damages, we are law-bound under Article 16 ng Revised Penal Code natin to report this crime. Otherwise, baka maging accessory tayo. Pero, meron ba pananagutan dito si Ma'am Ibana? Samantalang siya ay namimigay lang, nagmamagandang loob. So, kasi kung ganitong nangyayari, di wala na mamimigay na mga magmamagandang loob ng mga private individual. Matatakot na. May pananagutan ba sa batas yung namimigay? Tulad na ba nangyari kay Ma'am Ibana na hindi naman niya kagustuhan yon, nagmamagandang loob na itong tao? Yes sir, meron pa rin. Although I really appreciate the gesture and I admire her advocacy para makatulong sa time nga ng sakuna na to. Of course, may responsibility pa rin po tayo under law to not be negligent. Ang kaso po na pwedeng ma-file dito ni Ma'am Lloyd laban kay Ma'am Ivana is criminal negligence under Article 365, which will be entitled reckless imprudence resulting to administration of injurious beverages and substances. Pwede ko ba natin iwasan? Tablayin na natin si Ma'am Lloyd para huwag natin makialam. As much as I want to sana and ayoko nang umabot to sa criminal or any case actually, sir. Matatakot lang ako for the sake of us dahil baka maging accessory tayo to this crime. Baka maging accessory? Under Article 16 po ng Revised Penal Code natin, those persons shall be counted as accessories kapag po tinago nyo ang crime which you have actual knowledge of. Ah, hindi natin tatago. Ayoko madama. Ayun nga po, sir. So, think, ano magpilang mga ganyan gawin? I-report natin to sa... We are most responsible to report it to the fiscal's office. Ah, fiscal, yeah. Possible. Yes, sir. Okay. Narinig mo, Ma'am Loida. Sige, may karapatan ka raw magsampa ng kaso. Doon sa kumpanya at kay Ma'am Ivana. Ano bang balak niyo po, madam? Kung ganun, sir, di hahabulin ko po si Ma'am Ivana, sir. Baka kumain po siya, pati na rin po yung kumpanya ng dilat at saka ng bigas. Para na po na kahit na 250 lang po sa dilat at saka sa bigas. At kay Ma'am Ivana, kahit 200 po yung sa kanya, sir. Ay, ay, ay. Bakit? Parang mayroon ka pang ngayon. Ano gagawin sa pera, ma'am? Papagawa po ako ng bahay, idol, at saka po pwede na rin po. Pwede na rin po kasi akong bumili ng motor doon, sir, pag may natira po pang araw-araw ko po na service. Alam mo, understand kasi namin dito, pagdating sa pera, pasensya na, kung hindi lang sinabi ng Attorney Garrett, Ma'am Loida, hindi na kita entertainin eh. Kung nasa live lang tayo, baka nakutusan na kita eh. Pero meron palang batas ngayon na kailangan pag may krimen, eh sinumbong, dapat i-report din. Anyway, pag-usapin ko na lang kayo kasi pag amount, nabanggit ka 250 sa company ng bigas, 250 sa company ng dilata, plus 200 po kay Ma'am Ivana, sir. Hindi ako makikialam dito. Ma'am Ivana, pagdating sa pera, hindi po ako makikialam dito. Sorry, sir, ma'am. Sa akin po, okay lang po ako magbigay ng unang-una yung sa pang-hospital po niya. Kung ano pong gagastos. Lahat po ng gagastos po niya sa hospital, sa pagpapagamot. Wala akong problema sa akin. Hindi ko na po kailangan umabot ka na. Ayoko na po kasi palakihintin po eh. So, I will take my responsibility. And dahil syempre po galing sa akin daw, may uod na sisig eh. Eh sige po, yung panggamot sa ospital, wala akong problema sa akin. Wow. At bibigyan ko na lang din po siya ng tulong pang kabuhayan niya. Pero sobrang laki naman po yung hiningi yung 500,000. Nagulat nga ako dito sa babaeng to eh. Hindi, ang sinasabi niya po, ang pagkakaintindi ko, 250 raw po doon sa kumpanya ng bigas, 250 sa kumpanya ng dilata, 200 daw sa inyo, bali 700. Parang 200 lang daw po sa inyo. Mm-hmm. Kasi ma'am, hindi ako naikilam dyan pag sa amount, talabas ako dyan. Ano po yung reaction niya? Sir, kung magbibigay po ako sa kanya ng 200,000, eh mas pipiliin ko na lang po ipamigay na lang po sa mga taong mga kailangan. Demanda na lang po niya ako, okay lang po sa akin. Kasi alam niyo po, marami na po mapapakain sa 200,000. Eh parang... napaka-selfish naman po kung ipapagawa lang niya sa bahay niya yun. Ang dami okay. Pong nagugutom ngayon. So, hindi ko po priority patayo yung bahay niya. Dahil ang priority po ngayon is to help people. Lalo na ngayon sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang daming tao nagugutom. At yung intention ko talaga was to help people. Never kung ginusto na may mangyaring masama or malagay sa kung ano man yung nangyari. Pero hindi ko po intention yun, sir.
si Rafi. Okay. Na ano lang ako, kasi parang gusto ko lang matumulo, tapos ganun yung nangyayari. Mamloy ka, ang sabi po ni Ma'am Ivana, hindi siya magbibigay sa iyo ng 200. I'll see you in court. Parang ganun natang gusto niya sabihin. Pero doon sa kumpanya ng bigas, hindi siya may kialam. Hindi naman po ako magpamatigas. Bibigyan ko po siya ng pang-hospital, ng tulong po sa kanya. Bibigyan ko pa po siya ng cash. Para syempre po, ayoko din makadistorbo sa kanya. Syempre, kahit pa paano, naano din siya dahil sa akin. So, parang gusto ko po yung galing po sa kalooban ko na kung magkano po ibibigay po. Pero huwag naman po yung magdidemanda siya ng malaking halaga, di ba? Hindi naman din po fair yun. Pwede ba makausap yung mga nag-impake ng mga related goods para baka sila din nagka-problema, baka nagkahalo-halo, o baka silang naging pabaya, in fairness? Sino-sino ba mga tumulong sa'yo sa pagbabalot? Family ko po. Pwede ba sila makausap? Kasi ma'am, involved lahat dito eh. Dahil sa loob po ng compound yung ginawa to, ano? Walang ibang taong involved. So, ibig sabihin, between you and your family lamang. Opo, pero huwag na lang po natin isama sila. Yung family po kasi sila. Pero ako na lang po, I take naman responsibility. Hindi ko naman po sinasabing tatakbuhan ko to. So, hindi pa siya pwede. Hello, Mami. Maganda nga po. Mami, pasensya na po, Mami, ha? Pasensya po, Madam, Mami. Kasama ho ba kayo, Ma'am, na nagbalot, nag-impake? Yung sa mga lipos po, Ma'am? Ay, opo. Hindi yung kaya napahalo po ng mga ibang dilata dyan na siguro po, I don't know, nag-grocery po kasi ibang store, tapos nagkamaliw kayo, napahalo nyo po. Hindi kaya ganun nangyari, Mami? Wala naman po kasi, ano eh, nakadirect, nakahiwalay po yung, ano, dahil box-box po yan. Yung dumating, so, inanin na po agad yan sa, ano, sa isang lilim. Ah. Kailangan po ba, Sir Rapin, sila mama? Kasi okay naman po sa akin, ako na lang po sasanong. Hindi, kasi Ma'am Ivana, kasama kasi sila sa pagbabalot. Tumutulong na po ako dito, Madam. Kasi kasama sila sa pagbabalot. Dahil pagdating po sa investigasyon, halimbawa, nagkadimandahan na. Dahil sabi nyo, hindi kayo gigipin doon sa gusto mangyari nitong si Ma'am Loida. Eh, kasama nyo kayo sa investigasyon, ipatatawag po sa korte, kasama po sila. Kasi tatanong nyo ng korte. Sa nila po, Ma'am, ha? Attorney Garrett, pagdating sa korte, halimbawa, natuloy yung dimandahan, pati ba yung mga nagbabalot madadamay dito? Madadamay lang sila dahil masasama po sila sa trial mismo. But the primary suspect po would be Ma'am Ivana. But we would need to confer with them kasi gagamitin nga po natin sila as witnesses, if ever. So I suggest niya, kausapin natin sila, let's get the facts straight. So okay lang naman po na ma-expose sila sa onting questioning ngayon. Yes. So Mami, kayo rin po ay hindi naman ho madidiin, maki-question-question na po kayo. Tulad ito ginagawa niyo, Ma'am, sasabihin niyo lang alam niyo kung ano talaga nangyari, ano po. So, may problema dito ngayon tayo, Ma'am Ivana, kasi po, itong si Loida, merong gustong hingin at kami naman, hindi kami makialam. Baka pwedeng mag-usap na lang muna kayo dalawa, pagbigyan ko kayo, 2-3 minutes. Go ahead po, Ma'am Loida, kausapin mo si Ma'am Ivana. Sige, kung anong gusto mong mangyari? Ma'am Ivana. Hello po, hello po. Da. Totoo lang po, Ma'am Ivana. Fan na fan ko po talaga kayo eh. Pati rin yung boyfriend ko, fan na po kayo. Nakakalo ko lang po talaga na sobrang disappointed talaga ako kasi namigay po kayo ng relief food. Hindi nyo man lang po kinek ng mabuti. Tuloy, ito ako ngayon, nagka-aberya, problemado. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin ko. May pamilya din naman po ako sa probinsya. Na binubuhay. Ganun ba kayo kontrato sa mahihirap? Wow! Ganyan talaga kayong mayayaman? Nagbibigay kayo ng relief mo. Ganun ba? Palibasa, mayayaman kayo? Unang-una po, nire-respeto ko po kayo. Nire-respeto ko po kayo. At saka, kaya nga po ako nag-o-offer ng aking tulong. Unang-una yung sa hospital. Pangalawa ko, magbibigay naman po ako ng pagkubuhayan yung kahit papano. Makatulong din po ako sa inyo. Wala naman po ang aking intention. Wala naman po ako masamang intention sa inyo. Narinig niyo po, Ma'am Loida, magbibigay naman daw po siya sa ospital at sa kapangkabuhayan. Pero huwag niyo naman po siguro mag-expect na suntok sa buwan na 200. Ayoko makialam kasi sa mga figure kasi sabi niya magbigay ng pangkabuhayan. Okay na ba sa iyong pangkabuhayan? Sa kapagagamitin ka. Pinag-iipunan ko pa po yung bahay talaga para matapos po eh. Gusto ko po yung bahay. Papaayos ko po yung bahay namin. Teka muna, Ma'am Loida. Parang meron na po na amoy dito na hindi maganda. Eh, bibigyan na nga po kayo ng pangkabuhayan. Ano bang klaseng pangkabuhayan ang ini-expect mo, Ma'am Loida? Siguro, sir, yung grocery store po. Hindi po siya sari-sari store, idol. Ito.
Okay, hands-off ako pagdating sa mga perang ganon. Grocery store, yun ang gusto mo. Magkano bang grocery store, Ma'am Loida, na iniisip mo? Sir, pwede na, sir, kasi papatayuhan pa po niya ng ano, ng parang yung size store po niya, tsaka yung product din po. May kailangan po. May kailangan po. Okay, sa 200 po. Ma'am, come on, ma'am, please. Di ba, isisingil ka sa kumpanya, o 250 sa kumpanya ng bigas, 250 sa kumpanya ng dirata. Oh, meron ka na agad 500. Baka naman itong namigay sa iyo, nagmagandang loob. Baka naman kunting konsiderasyon. Palibasa, narinig mo naman na meron kang laban sa, narinig mo lang nagsalita rin sa Attorney Garrett, eh, lumakas niyang loob mo. Para kang manok na tumaas agad yung tapang. Baka naman pwedeng medyo pakumbaba ka ng konti. Ibig sabihin, bawas-bawasan mo naman yung presyo. Sige po sir, alang-alang po sa inyo. Kahit 100 na lang po kayo magigawa na sir. 100 tapos pagamot. Opo, pagpawagan mo sa hospital. Tsaka idol, siyempre yung tatlo rin po na apektado po dun sa nabigyan ko po ng relief goods. Paano din po sila? Panigurado po yun, idol. Magdedemand din po sila dun. Teka, akala ko solved itong problema. Ay, doon po kasi yung tinetext po nila eh. Ako po yung ini-stress po nila sa totoo lang. Hindi na po sa kape kasi pati po sila nadamay. Kung alam ko lang po talaga, hindi ko na po talaga ibibigay yun. Eh, naawa po talaga din ako sa kanila. Kasi alam daw po sila ng isang kainan daw po. Kaya nagbigay din po ako sa kanila kasi okay. Marami naman po yung binigay ni Ma'am Ivana. Eh, napakarami ngayon kung tutusin. Ang dami. Bongga pala ito si Ma'am Ivana magbigay. 100 daw, Ma'am Loida, plus papagamutin kayo, tapos habulin mo yung kumpanya ng bigas, tutulungan namin kayo, tapos habulin mo yung kumpanya ng dinata, tapos 100 kay Ma'am Ivana, okay na ba sa'yo yun? Sige po sir, okay na po sa akin yun, basta po sigurado po na matutulungan po ako sa pagpapagamot po, pagpapagamutin at saka yung gasto po sir, baki din po, tatulungan din po sila kasi sigurado po magreklamo din po sila, baka po pag umaling sila, magreklamo din po sila sa inyo sir. Ma'am Ivana, yung 100 daw. Sir Rafi, kung kayo po ang tatanungin, so tingin niyo po ba, fair po ba ang 100? Kung ako po, singkunduling di ako magbibigay. Pero unfortunately, dahil nga po dun sa binanggit ni Atty. Garrett, kasi unique po to sa mga natatanggap namin reklamo before. Ito po kasi, meron binigay na pagkain, tapos na food poison yung nabigyan, yun na po ang medyo tagilid tayo. Ngayon, nasa inyo po yan, pwede nyo na po ilaban to sa korte. Hindi natin alam po ang mangyari. Yun nga lang po, unfortunately, pati yung kung sino man yung sa household ninyo na tumulong sa pagbabalot, pati ho yun maabala. Pati ho yun matatawag sa korte. Although hindi naman sila maipit, kaya lang pati sila maabala. Ano kaya ito lang nito ma'am, yung bang magkakaroon to ng full coverage? Kasi yan po iniiwasan natin na yung magkaroon po ng full coverage sa media. Kumbaga pipiestahan po ng media ito, lalo na itong si Loida, pagpipiestahan po ng media. Yun po kinakatakutan ko. Kung ako mama, hindi ako magbibigay. Pero kung halimbawa, eh, maipit na ako kung ako personal mama, no? Personal. Bulsa ko niya magbigay. Pero kung nakataya yung pangalan ko, eh baka magbibigay na lang siguro ako. Sir, wala naman po ang pangalan. Wala akong pakailap sa pangalan ko kasi para sa akin po, hindi po ako, hindi ko po nakikita yung mali eh. Yung sa akin was, my intention was very clear. Was to help niya. Kaya nga po ako mag-offer din ng lahat ng hospital, kung sino man sila, tatlo daw sila, okay lang po sa akin magbayad ng hospital nila. Pero huwag na lang nila muna itama yung pamilya ko. Sa akin na lang po. Pero may nabag ito kay kanina, ma'am, magbibigay ka pangkabuhayan. Kayo na lang po magsalita, mag-offer sa kanya. Ano ba yung pangkabuhayan na gusto niya pong... Bibigyan ko po siya ng pangsari-sari store niya, pero hindi grocery store. Sobra naman po yan. Para kahit papano, kahit araw-araw, meron siyang pwedeng pagkakitaan. Mga magkano po, Ma'am Ivana, ang may bibigyan ninyo para sa sari-sari store po? Ma'am, kahit magbigay na lang po ako ng 50. Para, aside po dun sa hospital po. Para na din po yun na parang, pang sorry ko na lang po sa inyo. Sa lahat ng hirap po ng dinadanas. Alam mo, Ma'am Loida, alam ko naiyak ka kanina. Eh, si Ma'am Ivana naiyak din. Kasi nga naman, magandang loob na yung tao. Namigay na siya ng mga tulong. Tapos ngayon, siya pang lalabas na masama at siya pang maiipit.
siya pa'y mapapahiya. Pero anyway, hindi ako makikialam. Alam ko may karapatan ka rin magdemanda, Ma'am Lloyd, kung po yung din kita. Pero sir, okay lang naman din po sa akin. Nirerespeto ko po yung law. Ngayon po kung ididemanda niyo din po, okay lang po sa akin. Nakaharapin ko din. Pero syempre, ayoko din naman palaki ito kung pwede naman natin ayusin dito, di ba? So, para na din po sa kanya. Syempre, ngayon po, lahat tayo nasa bahay, nasa ECQ tayo. So, bakit kailangan natin pumunta ng korte, ng ganun-ganun? Eh, pwede naman natin ayusin. Alam niyo po, hindi ako madamot. Hindi ako madamot na tao. Para sa... sorry. Kasi nasasaktan naman kasi parang intention ko tumulong tapos parang naging masama ako na parang dahil ganun daw ba yung mayaman. Ang sakit naman yun ang mga sinabi niya kasi Ma'am Lloyd, nakakasakit damdamin daw po kayo, ma'am. Sir, hindi naman po ako magsusubok kung hindi ko pinagdadaanan nito, sir. Wala po siya sa katayuan ko, sir. Kaya hindi ko niya alam po na pinagdadaanan ko din po. Idol ko rin naman po siya, sir, eh. Sa totoo lang po. Pero kung hindi ko po naramdaman ito, kung hindi ko po naranasan ito, hindi po ako magre-reklamo, sir. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Ivana. Pati ako, na-touch ako. Sa totoo lang, na-touch ako. Nagmamagandang loob siya. Eh, ito pa ngayon siya nalalagay sa alanganin. Eh, pero ayaw niya masaktan ka. So, baka pwedeng out of court settlement. Hello po, Ma'am Ivana. Baka pwede pong ayusin na lang po natin ito, ma'am. Yun din po ang aking gusto. Yun din po ang hinihiling ko sa inyo. Lahat po nung pang-hospital, wala naman pong problema sa akin. Pati po yung aking ibibigay na tulong sa inyo na pera. Pero Ma'am Ivana, pasensya na. Paano yung tatlong, anong pangalan ng mga tatlo? Tessa, Noy-Noy? Ay, doon sila Nanay Tessa, Gina at Noy-Noy po. Bakit pati magreklamo? Opo sir, kasi sa akin po nagre-reklamo. Eh. Alam ko po nila kasi na galing ko kay Ma'am Ivana yun. Bakit kasi namigay? Binigyan ka na nga na, namimigay ka pa. Anong klase yan? Parang lukuhan pa nangyari. Naawa po kasi ako sa kanila, idol eh. Ma'am, huwag mo na siguro bigyan to kasi pag binigyan mo ito, Ma'am Ivana, eh, meron pang sinasabing Contessa, meron pang Gina, meron pang Noy-Noy. Sos, Baruzep, baka mamaya gusto mo bumba lang kanila. Sorry, Ma'am Lloyd, hindi sa... Natatawa ko sa totoo lang, pinipigilan ko lang galit ko sa'yo, Ma'am Lloyd, dinadaan ko sa tawa. Gigil na ako talaga ako sa'yo. Baka naman gusto mo, bumba na gayon mo na lang, i-demanda si Ma'am Ivana. Idol, hindi naman po ako ganun. Mawalang galang lang po, sir. Idol, hindi ko po gagawin niyo sa programa niyo, sir. Ang taas po ng respeto at pagkalang ko sa inyo, sir. Magkakaroon sa tingin mo, hihingi nitong si Tessa, si Gina, sa Kanoy-Noy? Eh, sir, kung malaman nila kung magkano po yung hihingin ko, baka yun din po ang kanilang i-demand. Depende na lang po siya po kung kakausapin niyo po sila, kung magre-reklamo po sila. Okay, tapusin natin ito. Mababa na. Gusto mo last words, Ma'am Ivana? Meron kayong gusto sabihin? Na-stress na si Ma'am Ivana. Stress na. Pasensya na po, Ma'am Ivana. Mother's Day na Mother's Day, di ba, Sir Rafi? Parang sa akin kasi, at kasaya namin kanina. Parang sa akin, gusto ko lang din po magpasaya ng tao. Kung gusto niya, apat sila, hindi po okay lang po talaga sa akin. I-demanda po niya na ako. Dahil po nire-respeto po yung batas natin. At susundin po natin ng maayos yun. Ngayon, marami po silang kailangan na daanan. Siyempre, hindi naman siya agad-agad na matutulungan kung dadaan kami sa korte. Siyempre, mahabang proseso po yun. Kaya po, binibigyan ko din sila ng option na lahat po sasagutin ko, tapos bibigyan ko po sila ng pangkabuhayan. Ayun, pangkabuhayan. 50,000 sari-sari store. So, Ma'am Lloyda, ito, ako na lang siguro magsasalita sa'yo. 50,000 sa'yo, 50,000 kay Tessa, 50,000 kay Gina, 50,000 kay Noy-Noy. Pangkabuhayan, lahat kayo, tapos gamot. Sige po, idol. Alang-alang po sa inyo, idol. At saka, siyempre, kanilu pa rin naman po si Ivana. Sige po, yun na lang po, idol. Basta siguraduhin po ni Ma'am Ivana. Natutulungan niya po kaming lahat po sa pagpapasyak at pagpapahospital at mga gamutan po. Ba't ho kayo malungkot? Parang stress na stress. Hindi naman ho ako nalulungkot dahil nangihingi sila ng pera or dahil gusto nila ng 100,000 sa akin. Nalulungkot po ako dahil parang ginagawa po nilang negosyo eh. Parang lahat sila, nagtitake sila ng advantage sa isang tao na yung intention nila is tumulong. And sa akin po, okay lang po ako tumulong ng tumulong sa mga tao. Basta po fair at basta yung magaan sa kalooban. Alam nyo kasi ngayon, Ma'am Ivana, kaya nga ito ay warning na rin sa lahat ng mga individual na nagmamagandang loob, na namimigay ng mga tulong. We have to be very careful kasi tayo nga nagmamagandang loob, tayo pa kayong titirahin. Marami pong scammer ngayon, Ma'am Ivana.
napakarami pong scammer. Naghahanap lang sila ng pagkakataon. Tulad nito. Hindi sa sinasabi ko, Ma'am Lloyd, na scammer ka, ha? Pero para bang lumilitaw na nagbagandang loob na nga, ma-scam pa itong si Ma'am Ivana ng 100,000. Kung tatlo kayo, apat kayo, 200,000, samantalang gumastos na siya ng kulang-kulang 1,000,000. So, kung 200,000 kayo plus 800,000, 1,000,000, bali nag-gastos ni Ma'am Ivana rito. Ano pong reaction ng mga mami dito, Ma'am Ivana? Shock. Kasi actually, Sir Rafi, pati si Mama nakapunta na siya sa inyo dati. Dating-dating pa po. Nagreklamo din po siya. So, I mean, alam ko naman po na fair kayo and nire-respeto po din po kayo. Kaya, hindi ko akalain na sasama ko dahil sa kaso. Okay. Ganito na lang, ano, irarapat na natin. Ma'am Ivana, Ma'am Ivana, naiyak na po kayo. Pasensya na, ma'am, kung napaiyak po namin kayo. Sorry po, ma'am, ha. Kung napaiyak po namin kayo, kung kayo po'y nasaktan dahil sa sumbong na ito. Ginagawa lang po namin yung aming trabaho. Eh, kailangan po talaga. Pasensya na, ma'am, ha. Ito na lang po, ma'am, ha. Ma'am Ivana. Ma'am Lloyda, diretsuhin mo na ako. Ano ba talagang gusto mo mangyari, Ma'am Lloyda? Diretsuhan na, diretsahan na. Umiiyak na siya. Sige, idol, ito po, para maging okay na at matapos na rin po, Ma'am Ivana. Matagal na po kasi kitang fan. Eh, nakita ko po kasi, ang sexy niyo po nung naglalaba po kayo at saka nung nagkakarwash po kayo. Magpaturo na lang po ako kung paano po gawin yun. At saka kung pwede po, naragustin po yung damit po rin yung naglalaba po kayo at saka nagpukas po kayo ng kotse. Okay po ba, Ma'am Ivana? Ma'am Ivana, hindi ito, ano ito, staff ko ito na nagpanggap. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Sige. Ate Lloyd, ano to po ba kayo? Idol, ma-idol ka nito, Ma'am Ivana. Sobrang idol ka nito. Sige. Kausapin mo na, si Ms. Ivana. Sige. Hello po, Ma'am Ivana. Ano po ba pangalan niyo? Alam, ma'am, sorry po talaga. Napagutusan lang po talaga ako. Pero talagang pangalan niyo po ako. Hindi kasi bisibara, ang dami kasi mga staff ko na pinapanood ka at silang nag-suggest na i-prank daw kita. Sila nag-suggest mga staff. Pero hindi po kayo nagpa-prank eh. Napanood ko po yung prank niyo kay Aris Gonzaga. Hindi po ganito kalala. Sobrang nagpa-prank po. Matintir po yan ako. Kinagawa ka ng mother mo. Hindi ba mo yung recording? Alam ng mami mo ito eh. Ayun, mami. Ms. Ivana, never mo na halata na pinaprank ka na? Sir Rafi, hindi mo ko makalata kasi po parang totoo niyong nasa. Ibig sabihin, magaling tong staff ko. Lloyda, bigyan kita ng malaking bonus. Ayan. Tapos nanginginig pa yung boses niya. Sabi niya, ganyong maging pinagaman. Imiyak pa siya. Sobrang Ms. Ivana, dito makikita na napakabuti yung tao. Dito talaga makita na yung kagandang kalooban ninyo. Sir Rafi, bakit po kami nagpa-bro? Kayong napili ng mga staff eh. Bakit kasali kayo kay Mona? Sir Rafi, bakit tayo makumamki sa akin? Ito rin ko po kayo eh.
Hindi kasi, Miss Ivana, yung mga staff ko kasi lahat sila ang may request na ikaw ay prank. Grabe, pang artista, pang pamas po yung award po sa inyo, sir. Grabe. Ivana, pasensya na po. Sorry. Ibig sabihin, magaling umarte yung mga staff, kaya may mga bonus sila sa akin. Guys, may mga bonus kayo. Kasi parang naiinip na nga kayo eh. Parang gusto mo lang patayin yung tumatawag. Ayun. So, yan. Lloyda, sorry ka. One more time. Opo. Hello po. I'm so sorry po talaga, ma'am. Sincere po yan. Sorry po. Napag-utusan lang po talaga, ma'am. Idol po siya. Pati yung boyfriend po, idol na idol ka nun. Pero Miss Ivana, naiyak ka na ba kanina? Nakita ko, naiyak ka, na-stress ka na. Hindi po, sir. Iyak ko naiyak, sir. Kahit konti. Wala na yung ilong mo. Sambatulong. Pero iba, bakit yung boses mo, yung parang yung mukha mo bagsak at parang... Sabi ko pa mag-hello ka sa vlog ko, tapos gano'n yung nangyari, hindi pala siya guesting, kaso pa lang. Sabi niya, case is guesting, kung bata mo. Hindi na kayo, actually, maganda pa nga to para sa'yo dahil makikita ng mga tao ngayon kung sino ba talaga si Ivana. Siya ay isang merong magandang kalooban, a person with a golden heart. Mami, hello mami. Hello muna. Dati, nagreklamo po siya. Ah, ganon? Hello po, mami. Oo, oh, okay. Wala niya na yung inyo. Okay po. Ah, salamat, mami. Thank you po, mami. Papalabas niyo po to sa TV. Baka makita nilang umiiyak ako. Makakaiyak. Palabas sa YouTube, sa Facebook, lahat. Makikita ng buong mundo kung sino si Ivana. Oh, di ba? Maganda sa iyo to. Magaling magkarwas. Magaling magkarwas, magaling maglaba. Ano pa ba, Lloyda? Ano pa ginagawa, Lloyda? Magkaruwan siya, sir. Maglaba po. Nakasexy po yung gamit niya. Kaya nga po sana, iingin ko nga po sana. Eh, yun yung... Iingin mo yung damit niya? Oo po, yung mga sexyhan niya. Para po pag naglaba po ako, idol eh. Yun din po para sexy po. Okay, sige. Miss Ivana, maraming salamat sa iyo. Pasensya na. Sige. Thank you, sir. Alright, thank you. Mabuhay ka. God bless.